Magandang araw, kaibigan. Handog namin ay mga kwento ng pag-ibig, nakikiliti sa inyong mga puso at magbibigay ng inspirasyon. Pero kung bago ka pa lamang sa aming channel, huwag niyo pong kalimutang i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating pa na upload. Kahit na nagsinungaling si Katrina tungkol sa alibay ni Lawrence, hindi ako makapaniwala na siya ang yumari kay Helena, ani isagani kay Joel. Duwag iyong tao at sa tingin ko ay hindi ganun kalakas. Brutal ang pagkakapas lang sa biktima. Pero isang woman hater ito, ayon na rin kay Katrina, katuwiran ni Joel. Baka naman, he had gone too far this time. Kung sana ay binugbog si Helena, pero sinaksak ito. Sa tingin ko, ang pagka-violent ni Lawrence ay hindi aabot sa talagang life-threatening injury. Pero may motibo siya. Nagseselo siya dahil akala niya ay kinakaliwa siya ni Helena. Kung hindi siya ang killer, then we are looking at the phantom killer, an invisible man at the moment, ani isagani. Pinakamasama ang senseless killings at pinakamahirap lutasin ang mga ito. Ang gut feeling ni Isagani ay nagsasabi sa kanya na walang alibay si Lawrence, at kung tulad ng iniisip niya si Katrina, alam niyang eventually ay magtatapat sa kanya ang dalaga. Muling niyaya ni Isagani si Katrina na mag-dinner. Dahil mahilig sila sa Italian food, nagpunta sila sa Restaurante Italiani at nag-order sila ng lasagna at spaghetti. Kasalukuyan silang kumakain nang tumunog ang beeper ni Isagani. Umalis siya sandali at naghanap ng public phone. Si Joel ang tumatawag sa kanya at sinabi nito ang mahalagang pakay. Seryoso ang mukha ng abogado nang magbalik ito sa kanyang mesa. Anong nangyari? Kinakabahang tanong ni Katrina. He studied her for a moment. Hindi maganda ang sasabihin ko. May patayan na naman. Babae ang biktima. Mukhang iyon din ang killer. Pareho ang kanilang modus operandi? Yes. God Lord. May mga pagkakaiba ng kaunti. Ang biktima ngayon ay may asawa at hindi ito nag-iisa sa bahay. Malayo ang location sa unang pinangyarihan ng krimen. Aalis ka? I'm sorry, Isagani, pero hindi ko naalala na kasama ka nga pala kapag ganito kalalim ang kaso. Oo nga eh, baka gusto mong sumama? Very exciting ang piece na ito ng police work, ani Isagani. Why not? Wala naman akong gagawin ngayong gabi. Tapos na ang mga lesson plan ko. Kinikilig sa tuwa si Katrina. Siya lamang ang nakakaalam, ngunit noong bata pa siya ay gusto niyang maging policewoman. May dalawang police cars na doon. Maraming nag-uusyosong mga kapitbahay at mga reporters nang dumating si Isagani at si Katrina sa crime scene. Maganda siya, sabi ni Joel, kay Isagani nang madikit siya dito. Ang tinutukoy niya ay si Katrina na naiwan sa kotse ni Isagani. Professional lamang ba ang interes mo sa kanya? Wala naman akong sinasabing ganoon, iwas ni Isagani. Bumaba ang dalaga at sumunod kay Isagani. Ngunit naging busy ang lalaki at hindi siya napansin. Kaya naglakad-lakad ang babae at gumawa ng sariling obserbasyon. Siniyasat ni Isagani ang sugat ng biktima. At ayon sa forensic experts na naroon, pareho ito sa mga sugat na tinamo ni Helena Martinez. Pareho ang murder weapon na ginamit.
Noon napansin ni Isagani ang isang dilaw na rosas na may taling golden ribbon sa tangkay at isang lumang diary sa tabi nito. Diary ng biktima. "Anong iniisip mo?" tanong ni Joel. An odd coincidence. Nakakita si Katrina ng isang yellow rose na katulad niyan sa kusina niya at hindi niya alam kung sino ang naglagay. "As for the diary, kunin mo at basahin nating mabuti. Maaring ito ang magbibigay ng clue sa identity ng ating phantom killer." Nilapitan ni Isagani ang asawa ng biktima. "Sa inyo ba nang galing ang dilaw na rosas na iyan?" tanong nito. Umiling ang tinanong. "Hindi ko siya pinapadalhan ng bulaklak, except sa kaarawan niya at ibang special occasions," anito. Pagkatapos ng pagsisiyasat, kumain sa restaurant sina Isagani at Katrina. Napag-usapan nila ang pangalawang biktima at ang dilaw na rosas na nakita sa tabi nito at ang lumang diary ng nasawi. Nanlaki ang mga mata ni Katrina nang sabihin sa kanya ni Isagani ang pangalan ng biktima. Jackie Tadeo daw. Kilala ni Katrina ang babaeng nabanggit. Kaklase niya ito noon at... "Is something wrong?" tanong ni Isagani nang mapansin niya ang pamumutla ng kausap. "Yes, Jackie Tadeo was my friend. Noong high school pa kami." Nakagat niya ang labi niya. "I can't believe this. Sino ang gustong pumatay sa kanya? Napakabait niyang tao." Halata ang tensyon sa katauhan ng babae. "I'm sorry. Hindi kita dapat na isinama dito sa isang crime investigation," ani Isagani. "But I like it," tumingin siya kay Isagani. "Hindi ito ang pinoproblema ko. May isang bagay akong nilulutas sa aking isipan. Kapag naayos ko na, sasabihin ko ito sa iyo." Na-disappoint si Isagani. May pakiramdam siya na may gustong sabihin sa kanya si Katrina tungkol kay Lawrence Arevalo. Kung paano siya nagsinungaling. Marahil para bigyan ng alibay ang dating kasintahan. Kung iyon nga ang ginawa niya. "Mula ngayon ay palagi mong ikakandado ang mga pintuan mo," payo ni Isagani. "Hindi ko gusto ang nangyayari. Talagang laganap ang krimen ngayon. Sa amin nga noon sa probinsya, pinagnakawan kami sa bahay. Pero ang kinuha lang naman ay ang isa kong frame photograph at ang aking diary. At ganun din ang nangyari sa dalawa kong kaibigan at kababayan. Ninakaw din ang kanilang mga larawan at diaries." Namilog ang mga mata ni Katrina as she said the last word. Hintakot siyang napatingin kay Isagani. At ngayon ay patay na si Jackie at nasa tabi niya ang diary na ninakaw. "Isagani, sa akala mo kaya ay iyong nagnakaw ang salarin? Ang serial killer?" Naalerto ang isipan ni Isagani. May punto doon si Katrina. May logic ang sinabi ng babae. Isang napaka-strange na coincidence pero may kahulugan ito sa kaso. "Nasa assistant ko ang diary at pinababasa ko sa kanya ang laman. Baka may clues tayong makita sa identity ng killer," aniya. Inihatid ni Isagani sa kanila si Katrina. "Yayayain sana kita sa loob, pero alam ko magtuturo ka pa bukas." Isagani smiled at her. Sa ilang sandali, naisip niya kung dapat niyang halikan ang babae. Ngunit nagpasiya-siyang hindi pa napapanahon. Makikipagkita siya dito dahil attracted siya dito and he liked her a lot. Talagang makikipagkita siya dito para sabihin sa kanya ni Katrina ang katotohanan. Hindi pa niya alam
kung may involvement nga ang babae sa murder ni Helena Martinez. Good night, anang abogado. Good night, she called her after him, smiling. Alam ni Isagani na magiging napakahirap kapag nalaman niya na pinagtatakpan ni Katrina ang murderer. Nang makaalis si Isagani, idinayal ni Katrina ang phone number ni Lawrence. Ngunit walang sumasagot sa bahay ng lalaki. Naiinis ang babae. Kailangang magkausap sila ni Lawrence. Gusto niyang malaman kung ano ang ginagawa nito kanina sa tapat ng bahay ni Jackie Tadeo. Nakita niya ang lalaki doon, standing in the shadows just behind the other onlookers. Paano kung si Lawrence Cardenas nga ang killer? Paano kung pinatay nito si Helena Martinez? Sinabi ni Isagani na ang nakapagitan na lamang between Lawrence at ang pagiging prime suspect nito ay siya. Litong-lito si Katrina. No, hindi ito posible. Maraming kasiraan si Lawrence, ngunit hindi mamamatay tao ito. Muli siyang dumayal. Nag-give up na siya pagkatapos ng isang dosenang rings. Tumayo siya at tumingin sa karimlan ng hardin sa labas through the glass windows. Parang naging matatakutin siya. May pakiramdam siya na may nakmasid sa kanya through the windows. Nanayo ang mga balahibo niya. Inis na tinungo ni Katrina ang bintana para isara ang kurtina nang may mukhang sumulpot directly in the front of the window. Lumundag sa kanyang dibdib ang puso ng babae at nagpakawala siya ng isang impit na daing. Si Lawrence iyon, papasukin mo ako, aniya, at itinuro nito ang pintuan. Her heart was still pounding. Kinulat mo ako, gigil na asik niya habang binubuksan niya ang pintuan. Agad niyang naamoy ang alak sa hininga ng lalaki. Lumayo siya dito. Bakit ba hindi ka sa harapan dumaan? Inis na tanong niya. Hinawakan siya ni David sa wrist and turned her face to him. Sinabi mo ba sa detective na iyon na nakita mo ako? Lalo niyang nasamyo ang amoy alak na hininga ng lalaki at nairita si Katrina. Bitiwan mo ang kamay ko, sinasaktan mo ako. Gigil na wika niya. Nang bitiwan siya ni Lawrence, umurun siya sa may dingding at napasinghap siya nang dukwangin siya ng lalaki. Speaking in a menacing tone, may itatanong ako, Katrina. Kailangan ko ng kasagutan. Ngayon ay nauunawaan na niya kung bakit nagsinungaling siya para sa dating nobyo para pagtakpan ito. Natatakot siya dito. Having admitted the truth, nasabi niya sa kanyang sarili na panahon na para harapin niya ang takot at wakasan na din ito. Easier thought than accomplished. Dalawang taon na ang nakalipas between this moment at ang huling pagkakataon nang he had tried to intimidate her wrong with roughness. Plus, sa pagkakataong ito, hindi niya kailangang pakiharapan ito bukas. Hindi na bahagi ng buhay niya si Lawrence. Dahan-dahan ka, Lawrence. Kalmante, ngunit malamig na sabi niya. Hindi ko kailangang pagpasensyahan ang mga kilos mo sa mga pagkakataong ito. Tatawag ako ng pulis kapag sinali mo ako. Ididimanda kita. I mean it. Ang tanging kailangan ko ay kasagutan mo. Sinabi mo ba doon sa detective na nakita mo ako? Sinalubong niya ang mga mata ni Lawrence at nagsalita si Katrina in a firm voice, sounding a lot braver than she actually felt.
Hindi niya papayagan ang sariling mag-isip na baka kaharap niya ngayon ang isang mamamatay tao. Umalis ka na, Lawrence. Ayaw kong makipag-usap sa iyo kung lasing ka. Tumitig ang lalaki sa naghahamon niyang tingin at nang hindi kumurap si Katrina, ang mga kamay na inilagay ni Lawrence sa magkabilang tagiliran niya ay lumaylay. Maglalasing ka rin siguro kung inaakala ng babaeng minsan mong minahal na may pinatay ka. Iyan ang paniwala mo, hindi ba? Akala mo, pinatay ko si Helena. Pinatay mo ba? Hindi, damn it. I will not kill her. Pakakasalan ko siya. Umurong si Lawrence at nabangga nito ang coffee table kaya napaupo siya sa sofa. At hindi ko din pinatay si Jackie Talet Tadeo kung iyan ang iniisip mo. Anong ginagawa mo doon? Hindi ka maniniwala sa akin. Tell me anyway. Napadaan ako doon dahil may ipinakita akong lote sa area ng isang kliyente. Nakita kita at ang detective at ang akala ko ay sinabi mo ito sa kanya. Wala akong sinasabi sa kanya, ani Katrina, watching him. Nag-angat ng ulo si Lawrence. God, salamat. Pero bala kong sabihin ang lahat, Lawrence. Ayokong masangkot dito. Ayokong magsinungaling sa mga pulis. I wish na sana hindi ko ginawa ito in the first place. Mahabaging Diyos, Katrina. Alam mo na kung ano ang mangyayari sa akin kapag sinabi mong nagsinungaling ako tungkol sa sinabing kasama kita nang mangyari ang krimen. Briefly, ipinikit ng babae ang kanyang mga mata. Ikinalulungkot ko, pero kailangang sagipin ko ang sarili ko sa gusot na ito. I'm sorry. Lawrence looked frantic. Anong gagawin ko? Magtago? Katrina, hindi ko ginawa iyon. Kung gayon ay sino? Kilala mo si Helena. Alam mo ang bahay niya. Sino ang gustong pumatay sa kanya? Umiling si Lawrence. Hindi ko alam. Lahat ng mga kaibigan niya ay nakausap ko na. There isn't anyone. Hindi maaaring wala. Someone did it. Wala ba siyang nabanggit na kagalit niya? O nagbigay sa kanya ng problema? Hindi mo kilala si Helena. Lahat na yata ng tao ay kaibigan niya, maliban sa kanyang dentista na ayon sa kanya ay kinaiinisan niya. Weird daw ito. Alam ba ng pulis ang tungkol dito? Come on, hindi naman siguro siya papatayin ng dentista sa kadahilan ng lumipat si Helena sa ibang dentista na higit na murang sumingil. Pero ano ang weird tungkol sa dentista niya? Ewan, pero natitiyak kong hindi siya maaaring maging suspect. Sana nga, pero walang ibang suspect maliban sa akin. Kung ako, si Lawrence Cardenas, iyan din ang iisipin ko. Kaya kapag binanggit mo ako sa kanya, tapos na ako. Nag-isip si Katrina. Kung nagsasabi ng totoo si Lawrence, malaki ang problema nito. Ang problema kasi sa mga sinungaling ay hindi ang pagsisinungaling. Ito ay ang pagsasabi ng totoo. Kapag nagsabi ng totoo ang isang sinungaling, walang naniniwala dito. Lumaylay ang mga balikat ni Katrina. Okay, Lawrence, I'll hang on a little longer. I hate this at hindi mo lamang alam kung ano ang nangyayari sa akin dahil dito. Huminga ng malalim ang babae. Ipagdasal nating sana ay mahuli na ang tunay na killer na sa lalong madaling panahon. Nang makaalis si Lawrence, tiningnang mabuti ni Katrina kung nakalak ang mga pinto
at isinara niya ang mga bintana. Bago niya pinatay ang mga ilaw sa living room, na-realize niyang hindi nga pala niya naitanong kay Lawrence ang tungkol sa mga dilaw na rosas. Ang nakita niya sa kusina niya at ang nakita sa pangalawang biktima, magkaparehong may gold ribbon sa tangkay ng mga ito. Pero hindi naman ito aaminin ang anuman tungkol dito. Tulad ng ginawa niyang pagkakaila na siya ang naglagay ng rosas sa kanyang kusina. Pumasok si Katrina sa kwarto at nagpalit ng damit. Tiningnan niya sa salamin ang kanyang sarili. Namumutla siya at nangingitim ang ilalim ng kanyang mga mata. Gustong-gusto niyang sabihin kay Isagani ang katotohanan. May hinala siyang may nahihinggan na rin ang abogado. Anyway, napakahirap para sa kanya ang magsinungaling. Sa simula, nang sumang-ayon siyang magsinungaling, akala niya ay gagawin niya ito sa isang anonymous government body. Ngunit ngayon, ang kausap niya ay may mukha na at pangalan. Nagsinungaling siya kay Isagani Morales, isang lalaking kinagigiliwan niya, at ito ang gumugulo ngayon sa kanyang isipan sa buong pangyayari. Ilang sandali ay naalala niya ang mga sandaling tumitig sa kanya ang mga mata ni Isagani. Inakala niya noon nahahalikan siya ng lalaki. Ninais niyang sana ay hinagkan nga siya nito. Napailing si Katrina at sinikap niyang iwaksi ang isipang iyon mula sa kanyang kamalayan.